Bali, today, gagawa ko ng birthday cake para sa father ko. Birthday niya po bukas, August 29. Then, gagawin ko siya ngayong 7 PM ng gabi kasi isusurpresa namin siya. Pagpalo ng 12 mamayang, mamaya, since ano pa lang ngayon, 7 PM pa lang, so makakagawa ko ng cake, 2 hours ko lang naman yung lulutuin at gagawin. So mga 12, masasurpresa namin siya. So basic cake lang tong gagawin ko, mocha flavor. So may gagawa din ako mamaya ng vanilla for filling, additional flavor siya. So ngayon mag-scoop ako ng 2 cup ng cake flour. So kasi nag-aral ako ng TESDA ng baking. So ganito yung process niya para natin siya may scoop. Hindi siya dapat apaw na apaw, kundi paplatin natin yung pinaka top nung ating cup. So ganito. Gamit yung spatula, i-slide mo siya ng paganon para flat na flat. Yan yung tamang scoop ng flour. Then, sisip natin siya. So, 2 cup of flour, cake flour. Second cup. Since quarantine, may mga nag-order sa akin ng cake at nag-cancel ako ng 2 order ng cake. Hindi ko in-accept kasi ang hirap mamili ngayon. Sa mall ako namimili sa All About Baking. So, kinancel ko siya. Since ngayon, nakapamili na ako. Bumili ako ng 2 kilos muna ng cake flour for stock. So, yun. Tapos, naglinis na rin ako ng aking oven. Nilinis ko siya. Tsaka yung mga gamit ko sa baking. Importante pag gagawa tayo ng cake, kailangan talaga siyang sifted para pino yung maging flour natin. Yun ang importante at yun yung parang pinaka-dapat na gawin. Pag malinis na yung pan natin, so, pwede nating i-grease yan ng oil. Then, ilagay na natin tong parchment paper, or kung walang parchment paper po sa bahay, pwede tayong gumamit ng bond paper, white bond paper, na kung saan ilalagay natin sa gitna ng ating pan para po madali natin matanggal yung cake at hindi dumikit sa ating pan at perfect po yung shape niya. Sa 2 cup ng cake flour, kakailanganin natin ang 7 pieces na egg, pwede rin 8 pieces na egg. So ito medium size lang tong mga to. Isa-separate natin yung yellow egg and white egg. So start na tayo. So ngayon po, nakaset aside na yung 7 eggs natin. Isa-separate natin itong white egg sa yellow egg. So, lalagyan na natin ito ng mga vanilla, ng water, ng vegetable oil. Then, i-combine natin ang liquid ingredients sa dry ingredients. So, i-combine na po natin ang ating liquid ingredients sa ating dry ingredients na kung saan gagamit tayo ng whisk. Imi-mix natin sila. Ito gamit ang whisk, and then ang spatula. So, imi-mix muna natin silang lahat. Bali, itong tinuturo ko po, step by step siya. Pwede nyo po siyang ipalo, sundin para makagawa po din kayo ng cake sa inyong mga bahay. Pero sa paggawa naman ng cake, sobrang magastos din po. Makakatipid lang kayo sa labor, pero magastos din po yung paggawa ng cake. Mahal din po yung ating mga ingredients na ginagamit. So, sa pag-combine po ng 2 wet ingredients and dry ingredients, gradual lang po. So, paunti-unti lang nating ilalagay yung ating mga combination ng ating mga ingredients. Kung saan, unti-unti silang magsasama. Siguro mas mapapadali yung ating trabaho kung meron tayong mga mixing equipment sa ating mga bahay. So sa ngayon, pag-iipunan pa.
importante sa paggawa ng cake, kailangan nakikita mo na alam mong malinis ka gumawa. Lahat ng gamit na gagamitin mo, hugasan mo muna. And then dapat sure na walang mga buhok. So, since maliit lang naman yung space na pinagagawan ko or area ko, medyo nahihirapan ako, lalo't may ano, habang nagbo-vlog ako, gumagawa din. So, ito na po lahat ng ating mga ingredients. Halo-halo na lang po hanggang sa mag-well combine po silang lahat. Ah, siya nga pala. Since mocha flavor pala itong gagawin nating cake, kasi itong ginawa natin ngayon, vanilla. So, lalagyan lang po natin to ng instant ano black coffee or 3-in-1 ano coffee. So, i-add lang po natin yun para mag-flavor siya ng mocha. Pagtapos na natin i-combine ang ating mga dry and liquid ingredients, ay haharapin naman natin ang ating egg white na kung saan 7 egg white to. And then, imimirang natin siya gamit ang ating hand mixer. Kasama po dito sa merang na gagawin natin ang sugar and then cream of tartar. So pag wala pong cream of tartar, pwede pong optional na vinegar po o 1 teaspoon of vinegar kung wala pong cream of tartar, lalo ngayon sa panahon ngayon. So ito po, nalagyan ko na po ito ng instant coffee. So ngayon po, gagawin na natin ang ating merang gamit ang ating hand mixer. Tandaan nyo po sa paggawa ng merang, medyo maselan po to. Pag medyo fluffy na po yung ating merang, so kailangan po i-combine agad natin yung ating ginawang liquid and dry ingredients sa ating merang para hindi po babagsak yung ating cake. So, malalaman po natin pag ready ng ating merang, pag once po ang ating hand mixer, nilubog natin at inangat natin, then sumama na po. Meron, parang sumama na po siya ng pa-straight. Meron na pong parang bundok na sumasama. Ready na po yung ating merang nun. Mix na po natin ang ating merang. Gradual lang din po, kagaya nung kaninang ano, pag-mix natin sa ating liquid and dry ingredients. So sa ngayon po, kailangan na nating i-preheat ng ating oven na mga 180 Celsius or 375 Fahrenheit sa loob ng isang oras. Preheat na natin ng ano, na mga 60 minutes since hindi pa naman natin na ano, tapos 180. So, medyo maselan yung paggawa ng ating merang. So, kailangan agad-agad makukumbine natin yung ating mga ingredients para yung merang hindi siya babagsak and maging fluffy yung ating cake. Kasi yung iba dito pumapalpak sa pagcombine itong dalawang ingredients na to. Okay. Okay.
So, ito na yung ating finished product ng cake. Inislice ko na sila ng tatlo. And then, papalamigin ko sila para lalagyan ko ng filling. So, gumawa na rin ako ng filling. So, ito na yung chocolate filling na ginawa ko. Hershey yung powder na gamit ko sa kanya. And then, meron ding chocolate bar na kung saan mix siya ng chocolate bar, Hershey powder, Nestle cream, and then sugar and butter. So, ito rin yung caramel na ginawa ko na kung saan combination ng all-purpose cream, butter, and then Nestle cream. So, itong dalawa na to, ito yung gagamitin kong filling na kung saan bukod sa butter icing, meron din silang additional filling na pang-add lang ng flavor sa cake. Cake ready. Bali, ito na po yung ating finished product, mocha chocolate flavor. Tapos mamaya po, ito na rin yung gagamitin nating cake na kung saan isa-surpresa natin si Father. So thank you guys. Hope you subscribe to my channel. God bless. Butter icing pala yung gamit ko sa cake na to. So may feeling siya ng caramel and chocolate.